Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. So today's video guys ay gagawa po tayo ng isang orasyon at ritual para ho magkahiwalay na si Mr. o si Mrs. at yung kabit niya. So ito guys, karamihan sa mga problema na ang dami-dami, halos yata ho lahat ng tahanan. So bihira na lang ho yung talaga guys na tahimik na pamilya dahil nga po sa mga kabit na ito guys, sa mga babae, lalaki na hindi ho madala-dala sa mga ano na to guys. So ang kailangan ho ninyo dito guys ay isang bahay ng posporo. So ito guys, posporo po yung kailangan ninyo dito. And then kailangan ho ninyo ng isang panulat na kulay pula. So ayan guys, kung tatanungin ho ninyo sa akin kung anong pwedeng panulat, kulay pula po. Dahil ito po ay maselan na mapaghiwalay. Kung talagang gusto nyong maghiwalay, gagawin ho ninyo ang lahat para mabuo ninyo ang mga sangkap na ito. So isang palitong pos ay isang kaha, tapos yung dalawang palito po guys ng posporo. So dalawa po siya, at kumuha din po kayo ng maliit na papel. So dito guys, dito sa papel na ito, isulat ho ninyo yung name ni Mr. o ni Mrs. Dito sa isang papel. Dito sa isang papel guys. Dito naman sa isang papel, isulat mo po dito yung kabit. Pangalan ng kabit. Siyempre, alam mo naman po siguro kung ano yung pangalan ng kabit guys. So ayan. Ayan guys, pagkatapos nyo nang naisulat, ang gawin po ninyo dito, kailangan po wala po itong laman. So ito guys, ang gawin po ninyo dito, sa papel at dito, i-fold ninyo ng ano, ng papalayo. Huwag kong papaano sa inyo, papalayo. So yung pangalan ni Kabit, dito. So ayan guys, so make sure po na yung papel meron, hindi po niya nababalot lahat. Kailangan pong lumitaw ito ng konti. Kailangan pong lumitaw 'yan ng konti. Tapos ilagay po ninyo dito sa loob. So ayan po siya. Ganun din naman po yung pangalan ng Mr. nyo o Mrs. nyo na may kabit. So ayan. So diyan guys. Ayan. So, ayan. So, ilagay ninyo siya dito. Tapos, ganyan na po yung itsura niya. So, dito, huwag ninyo siyang isasarado ng... Ayan. Kailangan hong yung pulang, ano guys, yung... Dito. So, ayan guys, inayos ko siya ng ganyan. So, pag tinakpan ho ninyo yan guys, kailangan... Ayan. Kailangan hong nakalabas po yung itong dulo ng palito ng posporo. So ayan guys, dito kailangan hong nakalabas siya. So ayan, tingnan niyo. Kailangan hong nakalabas yung ulo ng posporo diyan sa ulo ng palito ng posporo diyan. So ganyan po muna siya, guys. Tapos dito na ninyo kakailanganin itong orasyon. So eto guys. Ang orasyon ay ito. Dito. Ito guys, screenshot ninyo siya. Itong dodim, midim, oradim, umalim. So ayan guys. Ang orasyon na ito, 'di ba nakabukas po ito guys, nakabukas po ito. Itong ano to. Ibulong ninyo dito sa butas na dito. So yung bunganga ninyo, ibulong ninyo dito habang binabasa nyo itong ano na to guys. At pagkatapos ninyong mabulong dito sa palito, sa posporo na ito, yung orasyon na ito, itong orasyon na ito, ibulong mo dito ng 3 beses. Saka mo siya sasarahan. And then, dito ka na, ano guys, dito ka na, pag nasara mo na siya, kailangan anuhin mo siya ng mga
hindi ko alam guys kung anong meron kayo na panali para maging close siya ng ganyan. So dito magiging ganito na siya, and then dito kulugin nyo ng kulugin ito at sasabihin nyo na maghiwalay na kayo, hindi na kayo magkikita, hindi na kayo mag-ano, hindi na kayo magte-text, magcha-chat, hindi na kayo yun, wala na kayong komunikasyon. So anuhin niyo yung ano nit, putulin na ninyo yung komunikasyon nyo sa isa't isa. Ganyan ang gawin ninyo dito guys, and take note po, warning po ulit, lagi akong nagwa-warning basta sa ganitong ritual na papaghiwalay. Ito ay gagawin ninyo dun sa kabit, hindi ninyo ito gagawin doon sa mag-asawa, kasi kayo ay babalikan ng mga orasyon at ng mga ritual na ito kapag kayo ay nagsinungaling, nagluko, at ginamit ninyo itong orasyon na ito para paghiwalayin ang mag-asawa. So mag-iingat at wag na wag ninyong gagamitin sa mali para hindi kayo balikan at mamalasin kayo ng habang buhay. Imbes na gusto mong maghiwalay yung magkalaguyo na yon o mag-ano na yon, tapos iba yung ginamitan mo, ang ginamitan mo yung mag-asawa para maghiwalay, tapos ikaw lang yung kabit. Kung kabit ka, manahimik ka. Huwag kang gagawa ng mga ganito guys. Parang awa mo na. Dahil kabit ka, maano ka lang, lalo ka lang lumalulukluk sa buhay. Mag-isip-isip ka. So hindi ka magtatagumpay na paghiwalayin sila pag ginamit mo itong mga orasyon na ito. Magtatagumpay ka man sandali yan, pero babalik at babalik yan. Kasi nga ang orasyon na ito, ang ritual na ito, para mapaghiwalay ang isang taong may kasalanan. So yung kasalanan nila, mapapadali yung parang parusa, mapapadali yung hindi sila matatahimik. So ayan guys, so kung kayo, namang problema kayo sa mga asawa ninyo, na hindi matigil-tigil saka pupunta sa mga babae na yan, lalo na sa mga video okay, lalo na sa mga ano guys, ito yung gawin ninyo, lalo na't kilalang-kilala nyo pa yung babae o kilang-kilala ninyo kung sino yung kinakalantari o sino yung mga ano guys, itong gawin nyo, mabisa to guys, kulug-kulugin nyo to. Yung pinakamabisang panggawa ninyo dito is Martes at Biyernes, yan ho yung pinaka talaga ano, lalo na po pagdating ng Biyernes. Ayan guys, talagang mga sabi ni Sir Kiko dito, na ano ko po to kay Sir Kiko, na ano, sa vlogger po siya ng ano. Eto guys, tumatalab ho ng ilang oras lang. Depende sa paniniwala mo at depende kung saan mo gagamitin guys. Huwag na huwag, sabi nga niya na huwag niyong gagamitin sa mali. Sa makatotohanan lang kayo, sa lahat ng orasyon, sa lahat ng ritual na binabahagi namin sa inyo, tinuturo namin sa inyo, lagi po namin pinapaalala na huwag magmalabis at huwag hong gamitin sa kasamaan. Yan lamang guys, at maraming salamat po sa inyo lahat, and God bless. Huwag po ninyo itong itapon guys hanggang hindi sila maano guys. So kung ramdam ninyo na ano guys, na ramdam ninyo na hindi bumibisa ito, sunugin ninyo ito and then gumawa kayo ulit. So yung orasyon, ito lamang ho. Basta yung galit na galit ka, yung alam mong yung alam mong nalaman mo na naman na nagkita sila, alam mo na naman na nag-ano sila, ulitin mo siya. Di yung tamang timing ng araw ng paggawa ng mga ganito guys is Martes at Biyernes. Hapon, kung maari hapon, 6 p.m. kasi nga papahiwalay, wag yung pasikat ng araw, papahiwalay. So either 3 to 6 p.m. ngayong mga yan, gabi, ito yung gawin mo. Hindi mo naman siya ano guys, pero itago mo to ng ilang araw, dapat walang makakakita nito kahit sino, para hindi po ma-break yung ritual at yung ano nito guys. Ito yung palito ng posporo, mura lang ito guys, yung itong panali, napakamura. Ito na po yung orasyon. Kung matagal ka na talagang niloloko o matagal ka na talagang sinasaktan, ito yung gawin mong pamatino sa kanila. And then magpaganda ka, magpagwapo ka, maging fresh ka para talaga bumalik sa'yo. Ngayon guys, kung gawa ka ng gawa ng ganito, tapos hanggang dun ka pa din, hindi ka pa rin nag-glow up,
hindi mo pa rin inaalagaan yung sarili mo, ganun ka pa rin, baguhin mo ng konti yung hairstyle mo, yung buhok mo, yung pananamit mo, medyo bagu-baguhin mo para maiba yung attraction sa iyo ng partner mo o asawa mo. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po. Makakatulong po sa inyong lahat ito guys. Tanda ninyo yung pangalan ko dito sa channel na ito. Maraming salamat po. Sa lahat po ng gustong mag-order ng Santo Ninyong Hubad at Gumamela Celis, open po ang aking Facebook page. Magandang araw po sa inyong lahat.